Okay, papasukin natin si boy na to. Balita, balita. Anong bakit mo binigay yung address ko at saka mo naman dito? Matalo ko, tapos na tayo. Ano bang address yung sinasabi mo? Diyan, sa bahay mo? May pumunta dito yung barangay Tanod. Eh, hindi ka pa nagpa... Ah, wait lang. Sa ano yata yun? Sa Supina? Eh, hindi ka pa kasi nagpapakita sa URCC. Eh, di ba meron ang Supina sa'yo? Akala ko wala na yan. Kasi di ba sabi ko sa'yo, mabayaran ko yan pag lumalaban ako? Oo, wala na naman yon. Eh, yun nga, hindi ka pa nagpapakita sa URCC. Ano ba nangyari? Meron ditong barangay. Pumunta dito, ha. Dapat bawihin mo yun. Oh, ano sabi ng barangay? Sabi, papakulong daw ako, ha. Kung hindi daw ako magbayad, sinabi ko, hindi muna ako pwede magbayad kasi sami pa yung bayad ko. Kasalanan mo to eh. Hindi tayo makapaghintay eh. Hindi ka kasi nakikipag-coordinate. Okay na, di ba sabi ko naman si okay na yon? Eh yun nga lang, hindi mo nilakad yung ano, yung demand letter sa'yo nung abogado. Alam mo, kabakan, malaking respeto ko sa'yo. Pero sa mga ganyang ugali mo, parang wala na akong respeto sa'yo eh. Ah, tingnan natin kung ano magagawa. Ikaw naman yung may kasalanan, hindi ako. At saka hindi naman ako asin niya umutang sa'yo. Pusa mo yung nagpa-utang ka sa akin. So babalik na naman tayo dyan. Ako may kasalanan na hindi ka umutang sa akin. E, diba, bawiin mo muna yung reklamo mo doon. At saka yung demanda, bawiin mo muna. Kasi babayaran ko naman sa tapos ko na, sa miya. Ganito na lang. Pumunta ka na lang bukas sa meeting kasi pinapatawag ka, pinapatawag yung mga vlogger ni na boss. So, ako bang kapan? Di ako pupunta. Ah, bahala ka. Ah, hindi ko alam kung sinasabi ni Boyta to na pinuntahan doon ng barangay. Eh, hindi ko alam kasi nasa demand letter naman kung ano yung kailangan niyang gawin. Sa akin naman, wala na sa akin yun. Yung sa utang na yan. Eh, ang problema kasi kasama doon, kailangan niyang magpakita sa URCC. Hindi pa siya nagpapakita. Bahala siya sa buhay niya. Okay. Wait lang. Okay, ito po yung ating comment section. Ang ginagawa ni Boy Toto. Yung tanong barangay. Maiwan ko dyan. Hindi ko na rin naasikaso kasi mga kabakal yan eh. Okay, ayan na idol natin na kung may sub... And kasi kay, mga kabakal, pag may subpina kasi kayo, kailangan yung lakarin yan. Kailangan yung ayusin yan. Kasi mga kabakal, yung mga ganyang subpina kasi, hindi naman, mga kabakal, hindi naman ako yung ano niyan. Hindi naman ako yung nag-aayos niyan. Ang nag-aayos niyan, URCC. Diba? Kasi mga kabakal, tandaan ninyo, under na tayo ng URCC. So kung meron tayong mga legality na kailangan ayusin under URCC sa mga nangyayari, URCC na po yung gumagawa ng paraan dyan kasi may legal team po ang URCC sila na gumagawa. So wala na akong alam dyan. Sa akin naman, okay lang naman na magbayad si Boy Tato ng utang niya kapag may pera siya. So wala na akong problema dyan. Ayoko na lang problemahin yung mga ganyan. Yun nga lang, ang alam ko kasi hindi pa nakikipag-usap nga itong si Boy Tato sa URCC. Tapos ito nga, matigas din ang ulo ni Boy na to eh. Di ko alam bakit binabalik-balik niya pa yung issue niya. Yung issue sa utang na yan. Ako nga, pinalagpas ko na yan eh. Ayoko nang pag-usapan niya mga yan eh. Siya yung nagbabalik. Sabi ko na lang sa kanya, nakinarinig yun naman, pumunta na lang siya bukas, pinapunta nga siya, lahat ng mga vloggers, ni na boss, pinapunta ni boss para mapag-usapan at makausap. So ngayon, Boy na to, paano mo maayos yung problema na yan kung hindi ka makikipag-usap kina boss? Sa akin, wala na namang problema yan eh. Makipag-usap ka kina boss kasi may meeting bukas para sa mga katanungan ninyo. At dyan, sa katanungan mo, sina boss na ang bahalang makipag-usap sa'yo. Kasi ako, masakit na rin yung ulo ko sa inyo at ayoko nang lagi na lang ako yung nasisisi sa mga bagay na yan. E di mismo, mayrinig nyo kina boss yung mga katanungan ninyo. Dahil hindi ka rin naniniwala sa akin, hindi ka rin naniniwala sa akin, Boy Tato, sa mga sinasabi ko, eh di, pumunta ka. Ngayon, kung hindi ka pupunta, eh baka magulat na lang ako, eh mapusasang ka dyan, dahil nga, hindi nagbibiro yung mga ganyang klase ng mga kasong-kaso na yan. At hindi ko hawak yan.
Legal team na ng URCC yan, hindi na ako yan. Kaya hindi ko nga alam kung ano yung mga pinagsasabi yung barabarangay. Pero again, kung gusto mong maayos yan, pumunta ka bukas sa meeting ng mga kausap mo sina boss at masabi mo yan ang mga kailangan mo sabihin. Dahil ako, wala na ako dyan. Sa akin, bale, wala na yon. Yun lang naman problema ko eh. Nakapag-public apology ka na. Okay na yon. Yung utang mo, saka mo nabayaran. Pag may pera ka, hindi kita pipilitin. Pero kasi, hindi ka pa nakakausap ng URCC. Hindi pa rin alam ng URCC kung lalaban ka. Kasi imbis na ang i-hype mo ay si ByFitness dahil sa yung mga kalaban mo o yung sa 3v3, anong ginagawa mo? Ang ina-hype mo ako. Oh. So, meron pa bang laban sa 3v3? Kasi yan yun eh. Kung kausapin mo, makipag-usap ka, huwag kayong ganyan parang batang isip bata, tampo-tampururot. Ayusin mo yan. Pumunta ka bukas. So, yun lang mga kabakal po.